Good day mga sir, have a nice day. Isishare ko naman ngayon sa inyo kung paano gumawa ng no-frost type na rep na ang brand ay LG. Ito nga ipakita ko, yung shop ko kagulo, walang manog ligpit. Ito guys, LG ang brand, no prototype. Ang naging issue nito dati, natambay lang na mayari ng ano, na higit isang buwan o dalawang buwan bago pagbalik niya ng saksak, hindi na lumamig. At dinala dito sa shop, pag check ko itong pan, hindi na gumana, wala nang kargang prion, mayroon ma pero kunting prisyon. At tiningnan ko lahat, ang pisa nito nasa ano naman niya, apat na piraso. Isa itong heater niya, heater, itong dalawang wire, tapos itong thermodisk niya, bago itong ano niya, ang fuse, bago doon sa likod, doon nakalagay ang ano niya, ang timer. Gin-reprocess lang namin to, hindi na kami nagpalit ng filter dryer, pero sana palitan namin ang filter dryer kaso online pa kami mag ano, dalawang linggo pa bago dumating, bago hindi na naman kayong tayo mayari, ipagawa na daw kayo. Sabi ko nga kayo rin, baka magbackjab tayo kung walang, hindi natin palitan ng filter dryer, pero okay lang daw. Yun, siya sige position, okay daw. Gireprocess namin, binakium namin ng matagal, almost 1 hour, dahil kailangan talaga bakumin ng matagal, hindi kami nagpalit ng filter dryer Okay na to ngayon. I-check ko na lahat ng pisa, itong ano niya, itong heater niya nasa 400 ohms o 400 bababa, okay pa yun, ohms. Tapos itong thermodisk, continuity check lang man to, nilagay mo sa ice ga function. Tapos pag normal temperature, nagka-cut off. Yun. Tapos itong heater, continuity, itong ano, yung fuse, continuity check lang din. Ang function pala nitong nung fuse, ang trabaho nito dito, pag ang heater na to nasa defrost time na, pag-abot na masins na rin niya ang sobrang init, magka-cut off din siya at hindi na tutuloy-tuloy na mag-init ang heater. Yun ang trabaho nitong fuse, hindi lang to ano, nagka-cut off din siya ng heater kung sobrang init na. At itong pan, nagumana ni lang, servicing lang, langisan, okay na. Dito tayo sa likod. Ito lang, nagplasing lang, nagplasing lang kami bago ito ang heater niya. Pakita ko sa inyo kung paano mag-test ng heater na okay pa. Hanap lang ako ng flat screw. Flat screw ito. Flat screw. Pag ga-operate, pwede nyo itest ang heater kung gagana lahat. Ano lang to, paikutin mo lang kung saan may araw yun, sundan mo. Sundan mong araw sa pagpaikot nito. Kung marinig mo na ano, na malakas na tunog, defrost time na yon. Tapos teka lang, maglagay tayo ng kalameter. Kuha tayo ng kalameter. Ito, kuha tayo ng kalameter. Sit natin sa
Ampirahe. Maglagay tayo dito sa saksakan niya sa isang sa one line lang. Ito ang nare-reading natin ngayon ay kita ba? Ilaw. Kita yata na sa ano sa ano. 0.9 amperes running lahat. Running ang compressor 0.9 bago ilagay natin sa defrost time. Pag marinig natin ang medyo malakas na tunog, yung defrost time na yan. Ibig sabihin nag gumagana, magpagana na ng heater niya sa loob. Dahan-dahan lang ikot dahil kung masubrahan ka hindi rin ito nagdiritso rin sa process type niya sa ano niya sa diritso ng under ng compressor hindi niya maano may dalawang yun ibig sabihin defrost time na nagkakamad na to na mapagana niyang heater dito tingnan natin ang amperahe. Yan 0.5 amperes na lang siya. Ibig sabihin kung hindi kagana ang heater hindi wala itong 0.5. Kung weak ng heater mo o wala na talaga gana, walang 1.5 amperes. Ang 0.5 amperes na to ay sa ano niya sa heater. Tingnan natin sa loob. Ito, nawala na rin ang under ng pan. Nawala na rin ang under ng pan. Kung hindi kayo takot na baka mag-ground kayo, kung para sigurado ng kagana talaga ang heater, pwede niyong ano, ihawakan. Yan, nasisense ko ang medyo mainit. Mainit siya. Medyo mainit siya. Yan, una-una siyang natunaw ng ice dito unang natunaw to dahil mainit-init na bago nag-ikot ang ano ang heater papunta sa ilalim parang nag-U siya, nagpaikot siya sa evaporator dito sa lumabas. Yan, paikot ang tube ng heater bago ito ang kanyang fuse malapit siya sa heater. Ito pag ito sobrang init na yung masins ng fuse magka-cut off na to kahit hindi pa tapos ang defrost time niya basta masins na ng fuse na mainit hindi natutuloy-tuloy umaandar ang ano ang heater. Yan ang trabaho ng fuse. Bago dito tayo sa harap ulit. Yun, okay naman. Yun, 0.5. Gumagana ng heater. Maya, balikan natin maya kung tuloy-tuloy nagagana na hindi pa natatapos ang ano, ang defrost time niya. Kung nandyan pa rin ang 0.5. Pakita ko sa inyo na mawala na yung 0.5. Ibig sabihin, mainit na yun sa loob. At nagka-cut na ang ano ang fuse nag-cut na dahil hindi niya pinagana ang ano ang heater. Ayan, dito muna tayo, kuila muna tayo. Ito yan freezer nabili ko lang ng murang halaga dahil pinabayaan na sila ng may-ari. Dito kasi sa amin halos wala masyado gagawa niyan dito sa isla namin, isla ng Semirara. Ang gagawa dito halos wala doon sa taas malayo.
malayo. Tapos halos ang gagawa dito ay ang sakumpan niya, ang thermoking. At hindi rin masikaso masyado ng thermoking dahil sa kumpanya mo sila gagawa. May gagawa dito isang tao lang doon manda sa taas, malayo din. Kaya kalimitan dito pag may nagsisira na rep, ano na lang, ginagawang ano, aquarium ng isda. Yan, yung may kulay-kulay na isda. Ito, okay na rin to. Tinapo na to ng mayari. Binili ko na lang, naging sira nito ay ano lang, yung relay lang yan, naging sira. Saan na ba yung relay niya, kung saan ko na natapon. Pero okay na yan. Relay na naging sira niyan. Binili ko na lang ng 500 kaysa sa gawin naman nilang aquarium ng isda sa iyo. Tapos binibinta ko lang ng ano, murang halaga. Okay na. Gulo na siya. Bago ito, ito ang sunod ko na project. Ang Coca-Cola upright chiller. Wala to, nabili ko lang to sa junk shop. Okay pa man ang gasket nito, wala ang salamin, okay pa. Natis ko na rin lahat na ano niya, na fan. Ito, pan sa condenser, pan sa evaporator. Okay naman.